This is it, girls. After almost 3 hours of driving, malapit na tayo sa ating destination. Oo nga, it's been a while since nagkasama-sama tayo sa isang road trip, no? Rock and roll! Actually, nung papunta kami dito sa Quezon, syempre nag-reminisce kami about yung days na we are all single, wala kami mga anak, now we can just do anything that we want. Yun, nakakamiss yun. Balita ko nga kanina pa raw naghihintay sa atin ang The Dirty South. Sila ang magiging guide natin dito sa Sampaloc, Quezon. Ako mas excited sa naghihintay na adventure para sa Viva Hot Babes! Magkaroon kami ng vacation, magkaroon kami ng bonding ulit kasi it's been a while. Before kasi, we used to go out every day. Hello! Welcome, mga miss na magaganda sa Sampaloc, Quezon. Thank you! Ano kami po ang makakasama nyo papunta sa taas. Okay. And we are the Dirty South! Wow! Hooray! Sino bang magmamanil? Jaycee! Yun, no? Nilalagay nila ang kanilang buhay sa aking mga kamay. Oh, girls, game? Sit back and relax. Ako ang bahala. At wala kayong magagawa dahil ako ang sexy niyong piloto ngayon. Sumakay kami ng UTV. At first, it looked hard. Pero pag nakasakay ka na at nakuha mo na yung tempo ng gas niya, ng brake niya, sobrang sarap. Safe naman tayo dito sa UTV or Ultimate Terrain Vehicle. Mas okay raw to para sa muddy terrain. Tignan lang natin kung hot babes pa rin ang beauty natin after ng ride na to. Jaycee kasi, sanay na ako mag-drive yan sa Manila eh. Ganyan siya talaga mag-drive. Kaya, nung sinabi niya na siya magda-drive, ah, okay, go, kayang-kaya mo yan. Kaya, parang walang-wala lang sa kanya eh. Mukhang madali ba? At hindi biro ang mga putik dito ah. Pero ika nga nila, straight roads don't make skillful drivers. Dahil medyo masama ang panahon, ayan, kumain tuloy tayo ng putik. Ew! Yung putik, wala ka na magagawa nun eh. Kasi talagang tatalsik at tatalsik siya sa'yo. Medyo yuck lang yung mga malalaki. Kasi... basta, mukha siyang something na yun yung tumatalsik. Plus, nung nag-stop kami, syempre medyo natuyo yung mud. Tapos, pag under mo, tumalsik na naman, sobrang laki. So, medyo kadiri lang yung feeling, yung idea na yun. Eh, kamusta naman yung pagiging vain pa rin ang concern natin kahit ganito ang kaganapan? Oo! Sabi namin, grabe, no, habang umaandar tayo, pinag-uusapan pa rin natin makeup kasi sabi ni Jaycee, ay, kumalat na ata yung makeup ko habang nagda-drive siya. Kasi normally, ang mga babae ganun, like ako, minsan pag nagda-drive ako, pag nakastop, magpa-powder ako bigla. Kung tayo, easy ride with our best driver na si Jaycee, ang Dirty South, mukhang hirap na yata sa putikan. Linggulik naman tayo ngayon. Linggulik! Yeah!
And after that roller coaster ride sa Putikan, medyo chill naman tayo dito sa Linggo-Linggo Lake. Ang sarap mag-reflect about life, kung ganito naman katahimik ang kagandahan ng lugar, di ba? At ang tubig daw dito sa lake na to ay nagmumula pa sa mga falls na nakapalibot dito sa Sampaloc, Quezon. Gaya ng pupuntahan nating mamaya, ang Acidillo Falls. Ayan na, itatry na namin magkakaya kami at ang magiging savior namin dito sa boat na to ay si Jaycee Parker. Yes. Hindi kasi siya masyadong magaling lumangoy. Sige, ayan. Try na natin to. Let's oh. See! Paano kami aalis? My goodness! Medyo awkward ako sa kayak. Kasi feeling ko babaliktad kami, kahit may life vest. Pero relax naman. Na-relax naman ako kasi may tiwala naman ako kay Maui. Alam kong kaya niya yan dahil sanay naman yan sa mga water sports. We went kayaking. Ito ba yung sign na hinihingi ko kay Lord? Ito na ba yun? Matapos ang relaxing kayaking experience natin dito sa Linggo-Linggo Lake, itodo na natin ang adventures, mga girls. Are you game for Acidillo Falls? Lulas! Basa kasi! 30 to 45 minutes ang trekking para marating ang Acidillo Falls. Oh my! Kakayanin pa ba namin ang mahabang lakaran? Kung shopping yan, oo, for sure! Basta good vibes lang, mga best! Carry lang yan! Girls, konting trivia lang. Ang pangalan raw ng Acidillo Falls ay hinango kay Teodoro Acidillo, isang patriotic teacher turned rebel noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa ating bansa. Sa sobrang liblib, malabong ang mahahanap ito ng mga sundalong Amerikano noon. Pumunta kami sa Acidillo Falls. So on the way there, grabe kasi syempre nag-start na yung ulan, sobrang putik na yung road, medyo madulas na siya. Edi, ano kami, bumaba kami habang naglalakad kami. Ano siya, parang nakakapagod, pero masarap pala yung pakiramdam na parang may something ka na ilook forward to. So habang nagtitrek, kahit pagod na pagod ako, yung nasa utak ko na makikita ko yung waterfalls. Sinubukan namin makita yung falls. So syempre, ako, mahilig naman ako sa nature eh. Love nature. Okay. Punta namin, pero hindi ko naman ina-expect na ganun kahirap yung trail na dadaanan mo pababa ng falls at ganun kalayo. Kailangan namin ng stick para yun yung mag-guide sa amin para makalakad kami ng maayos. Sa wakas, narating na rin natin ang Acidillo Falls. Hesitation ako to go down. At the same time kasi na nagkaroon ako ng minor sprain sa paa ko nung nagbulagaan Olympics ako. So nung time na bumaba kami, meron pa siyang konting kirot. Hayaan mo, Mars. Hindi ka mag-iisa dahil sasamahan na kita dito. Sa sobrang tarik ng mga dinaanan natin, parang nalubat na rin ako. Siyempre, kami ni Jaycee, hindi na nagpaawat, di ba? Tinry ko, bumaba ako dun sa kung saan si Jaycee nakatayo. Tapos ang lakas nung current at saka ang lakas nung tubig, pero ang sarap talaga yung pag tumatama na yung tubig sa mukha mo. Nung naramdaman ko na yun, sabi ko, parang nung lumingon ako dun sa may tubig na mismo kung saan nahuhulog yung water, sabi ko, sige na nga, parang gusto kong... Parang I want to face my fear na pumunta dun sa gitna tapos maramdaman kung ano yung feeling kung ikaw yung nandun. Sobrang worth it nga ang pagod at hirap papunta dito sa Acidillo Falls. Ako ang iniisip ko, kumbaga kung naakyat mo yung bundok na yon, kung naakyat ka sa ganung klaseng lugar, parang hindi na ganun kahirap ang life.
I'm a fan of local products, syempre hindi natin palalampasin ang pagkakataong bisitahin ng mga proudly made in Sampaloc, Quezon, gaya ng mga produktong gawa sa buli. Hello! Hi! Hello po! Hello po. Ito po yung aming mga produktong yari sa buli. Ano po? Buli. 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 Buli po dito sa amin, sa Anquipuhi. Ah, sa Buriseba. Weaving, kumbaga. Weaving ako. Okay. Buriseba. So talagang handmade po yan lahat. Yes po. Paano ba magsimula? Pwede. Opo, yes. Siya po si Lola Tina. Lola Tina! Hi, Lola Tina! Hindi ba mahirap, ate? Hindi sumasakit kamay niyo? Talagang ilang years niyo na po yung ginagawa? Oo, matagal na po. Hindi po ako nag-aasawa yung ganito ng gawa. Talaga, kahit na nakapikit na, kayang-kaya niyo na pong gawin, ano? Ate, gawan mo ako para mapalitan ko na itong sombrero ko. Nakakatuwang matutunan kung paano nila ito ginagawa. Talagang mabusisi ang bawat pag-weave. Pero, good luck sa ginagawa ko. Kaya nga, medyo kinakareer ko ng pagagawa nitong banig. Kailan kaya ako matatapos dito? Nahirapan ako nung ginawa ko siya kasi hindi ko naman siya talaga alam gawin. First time lang sa amin tinuro. Mabilisan pa. So medyo nahirapan ako. Gusto ko yung flower. Paano ba ito? Ayan, para mas magaling. Talagang sila nanay, syempre, di ba? Ilang years na medyo senior citizen na sila nanay, pero talagang gustong-gusto nila yung bulak at kabisado nila. Nakakataba ng puso. So ate, habang gumagawa ka niyan, syempre, kailangan may libangan kayo. Nagkikwentuhan din ba kayo ng mga bagay-bagay, mga problema sa buhay? May boyfriend po ba si ate? Oo. Asawa. Asawa na. So ate, ilang years na po kayong kasal? Oo. Mga 44 na. 44 years? Oh my gosh, paano nyo nagawa yun? Masaya ang 44 years. Ay, masaya po. Walang pero problema. Wala. Sa aming mag-asawa, wala kami problema. Ay, ang sarap. Eh, kayo naman nanay. Oo nga, nanay ikaw. Ah, ay, ba tayo niyo po maghanap? Ay, meron po ako na. Ayun, yun ako. Talagang wanted ako nilang si Daddy. Oh, yun, malaki na po yung mga history niyo. Hindi pa kayo. Buti pa sila. Mapapayin yung history nila. Aw, nakakaingit naman si na ate. 44 years and happily married. Paano kaya ma-achieve ang ganun? Nakaka-believe, di ba? Sana abutin ko rin ang ganyang katagal na relasyon. O siya, tama na nga ang tsikahan. Simulan na natin ang paggawa ng bulaklak. Ang masasabi ko lang nung umupo kami doon at nakapagkwentuhan kami kila nanay na lahat talaga ng babae, chismosa. Joke. Joke lang. Hindi, I mean, syempre, ganun talaga pang girl bonding. Mga ano kami, single mom kami, we also work para ma-support din namin yung kids namin. So, hindi ibig sabihin na kung lalaki ka, ikaw na lahat. Yan ay double. Hindi mo flower yung sa akin. Akin din eh. Naku, hindi ko na yata ma-achieve ang design yung flower. Ay, epic fail. Hindi ako artsy na tao eh. So, medyo nahirapan ako dun sa papasok, pailalim, na paikot. And kailangan mahigpit siya. Pero sabi nga ni Katya, kaya mo yan, don't give up. O, sige, don't give up. Ikot mo lang. Na-realize ko na sobrang hindi talaga madali yung ginagawa nila. Kasi ako, it took me how many minutes to do dalawang line lang. Samantalang yung mga babae na nagtatrabaho doon talaga, ang bilis nila. And I give them props and respect dahil kailangan mo ng tiyaga para matapos mo yung isang ganun lang. Yan ang finished product natin. Salamat po. Thank you, ate. Ay, wow! Uy, may bird ba, oh? Ang bird sa ibabaw ng bulaklak. Ganda! Ganda-ganda, oh! Ano kaya? After natin magpaturo ng buli weaving, subukan naman natin magpaturo magluto ng kilalang exotic dish dito raw sa Sampaloc, Quezon, ang bikyu. Madalas daw itong makitang nakadikit sa mga batuhan sa bukid. O, Sheree, kailangan matikman mo yan, ha? Oo nga, huwag kang mag-alala. Safe naman ito kainin. Okay, kasama natin ngayon si Kuya Mario at tutuwa niya tayo magluto ng ginataang bikyu. Yes. Kuya, bago tayo mag-start, ano po ba ang bikyu? Ano ba yun? Ang bikyu ay ang pinaka-exotic namin ditong pagkain na siya ay nakukuha sa
sa bukid. Kuya, ang tanong namin, paano niyo siya nilalabas dyan? Anong pinangkukuha niyo doon? Pinakukulaan po namin siya. Pakuluan. 5 to 15 minutes para malambot siya. O Maui, bilang ikaw ang chef sa ating apat, panonorin ka na lang namin magluto ha? Sa aming lahat, si Maui talaga yung chef sa amin. Para sa pagluluto ng ginataang bikyu, narito ang mga kakailanganing sangkap. Bikyu. Gaya rin ng pagluluto ng normal na ginataan, paghahalu-haluin lang ang mga sangkap. At matapos pakuluin ng ilang minuto, luto na ang ginataang bikyu. Nailuto na natin itong ginataang BQ. Ngayon, okay. Maghahanap kami ng mga nandito sa palipaligid kung sino ang gustong tumikim kasi na luto namin. Kasi kami namin. So si Sheree naman. Ayoko! Dahil nag-earrings ka. Uy, tinikman na namin to. Ikaw hindi, naman. Sabay tayo. Hindi kayo tumikim. Nakatingin ako sa inyo dun. No? Wala ka kaya. Me. Wala ka late ka. So kayo na. Are you calling us a liar? Hindi. Kailangan ano. Sabay tayo. Hindi. I'm the type of person talaga na pagka sinabi ng utak ko na ayoko. Ayoko talaga, yung ganun. Okay, ikaw muna. Ayoko. Pauna na natin yung mga boys. Sige. Hanap tayo ng pwede yung mga boys. Let's go. Okay, go. Sarap, thank you. Okay. Nakakatuwa. Kasi ang sarap magpakain muna sa mga tao ng mga ganun na hindi pa namin natatry. Kasi gusto namin makita yung reaction nila. Siyempre gusto na muna namin malaman. Masarap ba bago namin itry? Thank you! Attorney. Sarap naman kumain it. Kanin! Kailangan ng kanin. Oo nga. Pang-kanin. Malap-alap. Thank you. Wala. Hindi kasi ano. Actually, pag nagluluto ako, hindi ko talaga tinitikman yung niluluto ko. Ay, kaya pala hindi sinabi masarap. Oo, kaya nga eh, inasarapan sila eh. Kaya pala maalat ka magluto, no? Oo. Matapos i-explore ang lakes at waterfalls ng Sampaloc, Quezon, to check on their famous underwater cave, ang Maugtong Cave. Sinasabing katulad ito ng sikat na underwater cave sa Palawan. Pero ang kagandahan nito, hindi mo na kailangan lumayo. 3 hours travel time lang kasi mula sa Manila. Excited much! Pero medyo hindi maganda ang panahon. Kayanin kaya ng powers ng ating 4x4 vehicles ang putik? Ayan na nga, sa sobrang lakas ng ulan at lambot ng putik, nabalahaw ang mga sasakyan namin. Balahaw kung balahaw. Help! Somebody help us! Hindi na po kami matutuloy bumaba dun sa cave kasi 30 to 45 minutes na kaming stuck dito. Talagang hindi na kaya kasi nga kailangan na kaming hilain ng bulldozer para makaalis kami sa pwesto namin. Sobrang kapal talaga nung putik. Sobrang lalim kasi ulan kasi kanina. Yes, kaya so, talagang putik, hindi makadaan yung mga sasakyan. Hindi na kaya talaga. So, better not risk it para walang mangyari. Hindi maganda. Nanghinayang ako doon kasi parang siyang underground river ng Palawan na magka-cave ka muna, sasakay ka, tapos lalabas ka sa kabilang dulo. Move on na tayo mga girls and hope for the best. I'm sure marami pa tayong mapupuntahan dito. Kaya let's go mga beshi! At para makumpleto ang ating road trip sa Quezon, dapat may swimming sa beach. Thank you.
ang boat ride papunta sa beach, nakaka-tense. Kasi ang alon-alon niya, sobrang lakas ng alon niya, yung punta natin doon against the current. So, sobrang maalon, so, umuulan, so nakaka-tense. And yung mga kasama ko hindi na nagsasalita. First, ayoko talaga ng mga boat ride kasi hindi ako marunong mag-swimming. Second, aside from the fact na hindi ako marunong mag-swimming, ayoko yung mga nasa ilalim. Simula nang umalis kami hanggang makarating kami sa island, hindi ako humihinga eh. Talagang nagko-concentrate lang ako. Ayoko tumawa, ayoko magandami ko ng iniisip ng mga plan A, plan B, anong mangyayari pag lumubog to, saan ako tatalon, paano ako bababa. Ganun agad ang iniisip ko. Tsaka hindi ako natutulog. Kasi gusto ko maging ready ako sa kung ano man yung mangyari. Every time, kailangan laging naka-life vest para safe, ha? Sabi ko, before, okay lang yan, ah. Sige, nagdi-dive ako, nagsusurf ako. Malakas yung loob ko before. It's because I had no kids. Pero ngayon kasi I have two little kids who are waiting for me at home. And I felt na parang sobrang helpless kami dun sa situation nung bangka. Plus, pag nasa-stress ako, yung mga fingers ko, nagna-numb yan, hindi ko siya magalaw. Hindi ko na siya magalaw kahapon, kaya ganun na ako ng ganun sa fingers ko kahapon kasi sobrang numb na niya sa stress ko dun sa boat ride papunta. Sa wakas, after 45-minute boat ride mula Mauban, Quezon, narating rin natin ang Cagbalete Island. O diba ang ganda? Isa ito sa dinadayo dito sa Quezon dahil sa pino at puti nitong buhangin. Natuwa ako nung nagpunta tayo doon sa island na yun. Maganda yung beach niya. And actually, sobrang relaxing talaga. Lalo, anyway naman talaga, pag pumunta ka sa beach, talagang relaxing yung tubig na, yung tunog ng dagat. Isa sa attraction dito sa Cagbalete Island tuwing gabi ay ang fire dance performance. Nako, ang hirap ng ginagawa nila ha. Paalala lang sa mga nanonood, mga professional po yan at huwag basta-basta gagayahin. Train sila to do that trick, kaya mukhang easy lang sa kanila ang fire dancing. Ako, first time ko makakita ng ganong kagaling ng mga fire dancers. Kasi usually nakakita na talaga ako niyan. Pero sila kasi, iba yung sa kanila, eh, kumakain sa... nagbubuga sila ng fire. Medyo bago yun para sa akin, ha, na kasali na pala yung mga ganon. Ngayon ko lang yun nakita. Pero tayo kaya? Galing! Very good! Ang galing yung mag-perform as in mahirap one boom. Mahirap po pero kinakaya. Yes, okay. Ganyan ang life talaga. Oh, pwede nyo ba kaming turuan? Mahirap siya kasi hindi mo siya tansyado. Lalo na kung first time mo humawak na ganun. So you wouldn't know what to expect. And nakakatakot yung apoy. Baka mamaya masunog tayo. Pero nakaka-enjoy lalo na pag nakikita mo gumaganon na yung fire. Ano ba? Ano ang dali niya pag wala kapoy? Ano naman sa amin, no? Usog ka, Besha? Eh, right-handed ako. Kumusta naman? Tapos? Wow, Maui, with matching taas baba pa ng kamay habang nagpupoy, ah. Ang galing mo. Pwede ka na paiwan dito at gawin mong racket yan. Joke! Yung trinay ko kasi, yung poy, yung dalawahan. Kasi I felt na yun yung pinakamadali. Kasi parang pag pinapanood mo sila, parang, uy, ang dali, kasi nikot mo lang eh. Pero yung pala, pag nag-start ka na mag-antawag, parang mag-technique ng konti, yung pag tinitwist mo na siya, kailangan, parang feeling ko kailangan meron kang perfect na pag-haggis, na ikot. Kasi kung hindi, talagang pag-haggis mo ganun, pupunta sa iyo yung apoy eh. Mahirap ba to? Okay, ano pa na yung ginawa? Ikot mo lang. Experience, pero hindi ko na siya uulitin. Kasi takot kasi ako sa mga ganun eh. Yung mga fire, yan, water. Anything na hindi ko kontrolado, natakot ako. Maui, layo ka nga dyan!
madaling tignan, pero kung ikaw ang gagawa, ang hirap, Day. Maling galaw mo lang, maaari kang mapaso. Go, girl! Hanggang dito na lang yung kaya. I have to be safe and careful all the time. At the same time, and healthy for my kid. Yun yung lagi kong motivation. Yes! Ano, actually, mas akin ha, mas nahihirapan ako dun sa ganun, yung poi. Na, ano ba tawag dun? Poi ba tawag dun yung dalawang tali na parang may umiikot na ano? Kasi pwedeng pag ginanun mo yun, pwedeng dumiretso sa paa mo eh. Parang mas mahirap siya i-control. Ayan na nga pong sinasabi namin eh. Ingat lang, Jaycee, sa apoy. Jaycee! Okay, okay, hindi ko siya ma-achieve, guys. Yung apoy, tumama sa legs ko, pero hindi siya mainit. Hindi mainit yung apoy sa legs, pero nakakatakot pa rin yung ginagawa nila. Ang gagaling nila. Ang sexy pa nga nung isang babae doon na gumagano-gano. Lalo kong na-appreciate ang galing ng mga fire dancers dahil sa tindi ng pinagdaraanan nila para lang ma-perfect ang kanilang routine. Anytime kasi pwede silang mapaso. Or worst, pwede pa silang malason doon sa kerosene na binubuga nila. True, kaya nga sobra silang nakakahanga at nakaka-proud. Naging maulan man ang ating road trip adventure dito sa Quezon, hindi pa rin ito naging hadlang para maging masaya at makabuluhan ang ating bonding. Isa siyang memorable experience ulit para sa aming lahat. Napakasaya kasi nagkaroon kami ng oras para sa isa't isa. Mas naging close kami ulit ngayon. Kakaibang thriller experience. Truly one for the books. Ang overall experience ko dito sa Quezon, it's very relaxing. Nag-enjoy ako, nakapag-bonding ako kasama ng mga kaibigan ko na hindi na lang puro trabaho kaya kami magkasama. At least ngayon naman, yun talagang we just had fun. Siyempre, may mga bagong kaibigan din tayo na nakilala at nakasama. To be honest, as a whole, itong experience namin sa road trip, masaya. Siguro ng mga bata kami, nagkakaroon ng mga konting issue. Pero ang maganda sa amin kasi is napag-uusapan namin lahat yon. At mga bagong bagay na natutunan ng bawat isa. Sa huli, wala pa rin mas masarap sa samahan nating mga Viva Hot Babes. Being with them parang brings back a lot of memories. Nandito kami lahat ngayon para sa signal. But kasi yung ulan, pabugso-bugso siya. Lalakas siya ng sobrang lakas to si Hina sandali. Tapos lalakas na naman. So hindi natin matansya talaga yung weather. Plus ang lakas-lakas ng alon, kaya talagang walang makabiyahing boat. Talagang masama yung panahon. Yes. So actually, no, madaling araw pa lang na bumibiyahe tayo. Umuulan na. Sabi rin ng Coast Guard, it's better to be safe than sorry. So we're just staying in this island muna. Yeah. Let's have fun na lang, kaya huwag na tayong malungkot. Basta nakatawag ako, masaya na ako. Okay na yun. Oh, si Sheree malungkot. Siyempre, malungkot ako dahil miss ko yung family. Well, yung anak ko actually, kasi nagplano kaming mag-date bukas. Oo. Bigla na lang talagang bumagyo. I don't know, it looks like bagyo to me. Kasi parang ang lakas ng alon, tapos ang lakas sobra ng ulan. So, medyo nagkaroon ako ng panic. Siguro nagpanic ako. Nagkaroon ako ng panic attack. Thank you, mommy. Buti naka-FaceTime ako kasi worried ako dun sa signal. I felt, ano, happy seeing the two of them kasi syempre, nakaka-miss. Hi, Mateo! Ako talaga, ayoko. Hindi ako tutuloy. Kasi ayoko i-risk eh. Kahit na sabihin na pwede tumawid, no, ayoko talaga i-risk. Natatakot talaga ako. Hindi ako nasa-stress na na-stranded kami. Okay lang sa akin yun. Trip ko yung mga ganun adventuring, nasa-stranded ka. Parang na-enjoy ko siya. Kasi
wala, parang another day to relax. Kasi pagdating mo sa Manila, wala na namang ganyan eh. Parang kasi medyo naingit ako sa kanila kanina. Lahat tinatawagan nila yung mga anak nila nung na-stranded dito sa island. Samantala ako, wala akong patawagan. Yung partner ko wala na sa ibang bansa, hindi ko tuloy siya makontak. Lahat sila tawag sa pamilya ako, wala ako na ano. So parang sabi ko, parang kailangan ko na rin yata magkaroon ng sarili kong baby, family. Oh girls, huling gabi na natin dito sa Cagbalete Island. Kaya naman, moment na natin to para magseryoso. For us. To the friendship. Better. Yes. Ano bang gagawin natin dito sa mga papers? Hindi, kasi susulat natin kung ano yung mga gusto nating i-let go. I-let meron, go. Kung meron man. Alam mo, Beshi. Beshi, siya naman eh. Mahirap magpakasal. Maghihiwalay din kayo. Okay, ako regret ko that... Ano ko? Nagpakasal ako nang hindi ako nag-isip ng maayos. Kumbaga, I was blinded with the thought of getting married. I'm not blinded or I'm not in love. Kumbaga, ano ka, obsessed, hindi naman, ayun nga, blinded or obsessed ka sa thought na, uy, ang saya ng marriage kasi family. Yes. Yung pala. Fairy tale. Nag-bonding kami. Siyempre, hindi naman natin maiwasan yung mga problema, diba? So may mga kanya-kanya rin naman kaming mga hugot. So, updated naman kami talaga sa isa't isa. Pero, nung nasa island kami, mas napag-usapan namin ng maayos, mas nakapag-isip kami ng tamang advice, mas naging good listener kami sa bawat isa. Siguro, pinatagal ko muna na nakilala ko ng maigi bago ako, alam mo yun, nag-jump sa relationship na... Bago? Na nandun na kami kaagad sa isang bubong, ganun. One of my regrets was, growing up, hindi kasi kami okay ng mom ko. Magawi always fight. So I spent lesser time at home and more time with friends. So parang feeling ko kailangan more time with them. One thing I regret the most is siguro hindi ako nag-focus more on my career nung time na dapat ako nag-focus doon. Para sa mas matibay na pagsasama at sa maayos na kinabukasan. Gaya ng bulaklak na patuloy pa rin sa pagbukadkad at paghalimuyak. Mula noon hanggang ngayon, bilang Viva Hot Babes, sama-sama pa rin tayong magbibigay saya at inspirasyon.